ang simula sa pagbabago sa bayan ng Victoria, Laguna. Si Engineer Francisco Almeida ay isang ganap na mayor na ng bayan ng Victoria. Nanumpa siya sa katungkulan upang gampanan ang iniatas na responsibilidad sa kanya bilang ama ng bayan. Sa unang araw ng panunungkulan, July 1, 2019 ni Mayor Almeida, isinagawa ang unang misa para sa bayan. Kasunod dito ang kauna-unahang flag ceremony ng panunungkulang Almeida. Isinagawa din ang inaugural session sa sangguniang bayan kasama ang punong bayan. Ang bawat isang halal na opisyal ng bayan ay nagkaroon ng kani-kanilang pribilehiyong pananalita. At dito, nangako ang bawat isa ng buong pagsuporta sa mga proyekto, programa at layunin ng pamamahala ng bagong punong bayan. Ang pagkakaisang ito ay isang simbolo at hudyat ng maraming pagbabago na isusulong ng Administrasyong Almeida. Upang higit na maunawaan ang tunay na kalagayan ng bayan, sa unang araw ng panunungkulan ay sinagawa ang lakbay tanggapan ni Mayor Almeida sa pamahalaang bayan ng Victoria. Kasama ang mga bagong kawani ng tanggapan ng punong bayan, isa-isa niyang binisita ang mga tanggapan ng pamahalaang bayan. Layo ng gawain ito na magkaroon ng aktual na pagsisiyasat at personal na pakikipagkilala sa bawat isang kawani. Makita ang tunay na sitwasyon ng bawat opisina at matukoy mula rito ang mga suliranin at mga kailangan ng bawat tanggapan. Nagsagawa din ang inventory ng mga kagamitan ng pamahalaan at mga proyektong naisagawa ng dating nanunungkulan. Isang paraan ito upang alamin ang tunay na kalagayan ng mga ari-arian ng pamahalaan. Kailangan ding malaman kung magkano ang natirang pondo para patakbuhin ang ating pamahalaan. At makalipas ang lakbay tanggapan, ito ang kanyang natuklasan. Mga nasayang na pera ng gobyerno dahil sa kapabayaan ng dating nanunungkulan. Dahil sa ginagabayan ng isang makadiyos na panunungkulan, unang itinatag ni Mayor Almeida ang tanggapan ng moral enhancement hindi lamang para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan, kundi para na din sa mga mamayan na nangangailangan ng pang-espiritual at moral na pagpapayo. Ayon kay Mayor Almeida, mahalaga ito upang makaiwas ang bawat isa sa paggawa ng hindi mabuti. Halos linggo-linggo ay nagsasagawa ng pampangasiwaang pagpupulong ang mga pinuno ng departamento kasama ang punong bayan upang maisaayos ang pangasiwa ng bayan. Mailahad sa kinauukulang kawani ang mga balaking programa at marinig na rin mula sa mga ito ang kanilang mga mungkahi para sa pagsusulong ng isang maayos na paglilingkod sa bayan sa ilalim ng transparency and public accountability. Bagamat si Mayor Almeida ay may karanasan na sa paglilingkod sa bayan, siya ay hindi tumigil sa pag-aaral upang madagdagan ang kanyang kaalaman at karunungan. Katunayan, ang pagdalo ni Mayor Almeida sa newly elected officials NEO training na itinaguyod ng DILZ sa lungsod ng Maynila. Aktibo ring nakilahok si Mayor Almeida sa mga pagpupulong ng mga punong bayan kasama ang gobernador upang makibahagi sa pagpapaunlad ng lalawigan. Kalinsabay din ito ang pagkakahirang sa kanya bilang isa sa mga board of director ng Liga ng mga Punong Bayan sa buong lalawigan ng Laguna. Pinangunahan din ni Mayor Almeida ang Development Planning and Executive Legislative Agenda Workshop upang dito ay matalakay ang mga pangunahing gawain, programa at proyektong dapat isakatuparan sa kaniyang panunungkulan. Lumagda ang bawat isang pinuno ng departamento sa isang kasunduan na sila ay makikipagtulungan upang maisaayos ang serbisyo para sa katuparan ng isang maunlad na pamamahala ng Administrasyong Almeida. Ang pagsuporta sa mga programa ng DepEd ay isa sa binibigyang pansin ni Mayor Almeida. Dahil dito, kinilala agad ng Victoria DepEd ang pagkalinga ni Mayor Almeida sa pagsusulong ng edukasyong may kalidad. Binigyan din siya ng pagkilala ng University of the Philippines Los Baños kaugnay sa pagpapahalaga sa kalusugan ng kabataan. Dahil na rin sa kanyang likas na mapagkalingang puso,
Pinarangalan din si Mayor Almeida ng DepEd bilang isa sa mga outstanding stakeholders sa buong probinsya ng Laguna. Sa kauna-unahang pagkakataon ay namula ang bayan ng Victoria dahil sa dami ng mga taong nakiisa sa linis bayan na inilunsad ni Mayor Almeida. Naging puspusan ang kampanya ni Mayor Almeida kontra basura. Ang kampanya ay pinasimulan sa pamamagitan ng isang sabayang paglilinis na inilahukan ng mga empleyado ng pamahalang lokal, kung saan nakilahok din ng mga guro ng mga paaralan, kababaihan, mga opisyalis ng mga barangay, senior citizen, PNP, BFP at mga NGOs ng buong bayan ng Victoria. Nag-alay ng isang tula ang butihing mayor upang manawagan hinggil sa tamang pamamahala sa basura at pag-iingat sa kalikasan. Pagkatapos ng programa, isinagawa ang covenant signing sa pagitan ng punong bayan at mga barangay, paaralan at NGOs, kung saan nangako ang mga ito, nakikilos at susuporta sa kampanya kontra basura upang makamit ang isang malinis at masiglang bagong Victoria. Pagdating ni Mayor Almeida sa bahay pamahalaan, natuklasan niya na halos 3 buwan nang hindi kinukuha ang mga basura sa mga barangay at ang tambak na basura na hindi napaghiwa-hiwalay sa loob ng MRF compound. Napakalaking problema sa basura ang kinakaharap ng punong bayan. Ang mga kawani ng pamahalaang bayan ay lubusang nakikisa sa kampanya ng punong bayan kontra basura, kung kaya't ang mga ito ay sama-samang nagsagawa ng linis kanal, pagwawalis at ang pagpuputol sa mga nakalaylay na sanga ng puno sa kalsada upang hindi maging sagabal sa mga motorista. Layo ng mga kawani ng pamahalaang bayan na magsilbing halimbawa sa taong bayan sa pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan. Sa pagpasok pa lamang ng bayan ng Victoria ay makikita na ang simbolo ng kabuhayan ng bayan. Doon ay matutunghayan ang triangle kung saan nakapaloob ang mga naglalakihang imahe ng mga itik. Agad ipinalinis at pinapinturahan ni Mayor Almeida ang nasabing lugar upang maging kaaya-aya sa paningin ng mga motorista. Ang mga plant boxes ay pinapalitan din niya ang kulay upang maging masigla ang tanawin sa pagpasok sa bayan ng Victoria. Maging ang entablado ng bulwagang bayan ay pinapinturahan din ng butihing mayor upang mas maging kaaya-aya sa paningin. Sa pagkikipagtulungan ng MNOW, BNS at daycare workers ng Victoria Laguna ay pinagdiwang ang panimula ng buwan ng nutrition sa pamamagitan ng isang programang hitik sa lusog at saya para sa mga kababaihan ng bayan ng Victoria. At sa huling araw ng pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon, ang DepEd at Municipal Nutrition Office ay nagsagawa ng parada at programang pangnutrisyon. Nagsagawa rin ng patimpalak sa pagluluto ng masusustansyang pagkain na naglalayong isulong ang kahalagahan ng nutrisyon para sa bawat tahanan. Nais ni Mayor Almeida na maging ligtas ang kanyang mamamayan sa mga sakuna, kaya't alinsunod sa National Disaster Resilience Month, nagsagawa ng earthquake drill ang tanggapan ng PNP at BFP. Sa pamamagitan ng pagdadaos ng isang flag ceremony na pinangunahan ng tanggapan ng punong bayan, ipinagdiwang ang buwan ng wika. Doon, ipinalabas ang bagong konsepto ng himno ng bayan kung saan ipinakita sa video ang mga pangunahing lugar sa bayan ng Victoria. Ipinakita din doon ang mga nagawa ng punong bayan at mga kawani ng pamahalaan. Ang sama-sama at maingiti sa labing pagsasagawa ng programa ng pamahalaan, kaakibat ang mamamayan. Naitala sa kasaysayan ng bayan ng Victoria
kung paano ipinagdiwang ng Administrasyong Almeida ang Civil Service Month. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagdiriwang ay binigyan ng kulay sa pagsasagawa ng Sports Fest at Family Day, tatlong araw na paligsahang pampalakasan kung saan ang bawat empleyado ay binigyan ng kanya-kanyang grupo at kulay upang makasama sa paligsahan sa cheering, volleyball, basketball, badminton at palarong Pinoy. Isang makulay na parada ang sinagawa sa pagbubukas ng Sports Fest kung saan ang bawat team ay nagpasadya ng kanya-kanyang uniform sa paglalaro. Isang cowboy team party naman ang sinagawa sa pagdiriwang ng Family Day. Ang lahat ng empleyado ng pamahalaang bayan ng Victoria ay nakilahok sa gabi ng masayang pagsasalo-salo, kantahan at sayawan na suot ang kanilang cowboy costume. Idinaos ang pagdiriwang ng Civil Service Month na punong-puno ng saya at pagkakaisa ang mga empleyado ng lokal at national na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Almeida. Nais ng punong bayan na malunasan ng mga suliranin at pangangailangan ng mga mamayan upang ang mga ito ay matugunan at mabigyang kalutasan. Una niyang tinugunan ng mga pangangailangan pangkalusugan ng bayan. Ipinag-utos niyang gawing 24 hours ang serbisyo ng Municipal Health Center. Kumuha din siya ng isang volunteer doctor upang bigyang kasiguruhan ang kanyang mga kababayan na may gagamot sa bawat may karamdaman kung wala o nasa pagsasanay ang doktor ng bayan. Mahalaga kay Mayor Almeida ang bawat sektor ng lipunan, kaya't sa pagdiriwang ng Rehabilitation Week, tinipon niya ang mga may kapansanan upang malaman ang kanilang mga pangangailangan, kaakibat din ang suportang maaaring ibigay ng kanyang pamamahala. Isinagawa ang Barangay Sanitation Assembly upang bigyang kaalaman ang mamamayan hinggil sa mga nakakahawang sakit. Ipinaliwanag din sa mamamayan ang nagiging sanhi ng pagdami ng lamok sa kapaligiran. Hinimok din ang bawat mamamayan na ugaliing maglinis ng kapaligiran upang maiwasan ang epidemya na maaaring dala ng mga lamok at langaw. Isa sa mahalagang sektor ng lipunan ay ang katandaan. Sa ilalim ng programang ito ay dinayo ni Mayor Almeida ang mga katandaan sa mga barangay upang magbigay ng mga gamot pang maintenance sa sakit na diabetes para iparamdam sa mga ito ang pagkalinga at pagmamalasakit. Sa ganitong paraan ay naipadama ng punong bayan ang pagpapahalaga sa hanay ng mga senior citizen. Dahil kakaunti na ang natitirang pondo na iniwan ng nakaraang administrasyon para sa mga gamot, gumawa ng mga alternatibong paraan si Mayor Almeida upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga mamamayan. Naglansya ng oras upang gamitin ang kanyang impluensya at makahanap ng mga kaibigang makapagbibigay ng karagdagang gamot para sa maintenance ng mga matatanda. Basta Batang Victoria, alagang Almeida. Isinulong ni Mayor Almeida sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan ang pagkalinga sa mga kabataan. Hindi naman lingid sa kaalaman ang lahat ang hindi na mabilang na mga kabataang napagtapos ni Mayor Almeida ng pag-aaral sa sarili niyang pagsisikap kahit wala pa man siya sa politika. Sa kanyang mga unang araw ng paglilingkod, sinikap niya na makapagbigay ng scholarships sa maraming kabataan ng Victoria, bagaman at kulang na kulang ang pondo ng pamahalang bayan. Humingi siya ng tulong sa mga ahensya at kay Congressman Saul Aragones na maaaring magkaloob ng scholarship sa mga kabataan. Basta Batang Victoria, kumpleto sa bakuna. Isa din ito sa programang pangkalusugan na isinulong ni Mayor Almeida sa kanyang unang linggo ng panunungkulan. Nais ni Mayor Almeida na maiiwas ang mga kabataan sa mga sakit na pwede nilang maranasan ng dahil sa kakulangan ng bakuna, kaya't katulong ang mga medical students ng UP, BHW at mga kapitan ng bawat barangay, ang bawat bata ay nabigyan ng bakuna. Upang makatulong sa mga magulang na makabawas sa gastusin sa mahal na presyo ng gatas sa merkado,
Libreng gatas para sa mga kabataang edad 3 pataas ang ipinagkaloob sa mga kabataan upang siguruhin ang kanilang kalusugan. Nagsagawa din si Mayor Almeida ng mga feeding program sa mga barangay para sa mga batang edad 1 hanggang 6 na taon. Nagbigay din siya ng mga laruan at mga damit para sa mga sanggol at mga batang nagsisimula pa lamang magsipaglakad. Malaki ang kasiyahang naramdaman ng mga magulang sa bawat kawang gawa na ipinagkakaloob ni Mayor Almeida. Inilunsad ng barangay caravan kung saan inilapit ni Mayor Almeida ang pamahalaan sa mamamayan. Kasama ang lahat ng namumuno sa bawat departamento ng pamahalang lokal, mga kapulisan, Bureau of Fire, DILG, DENR at mga kawanin ng pamahalaan ay bumaba sa bawat barangay upang bigyang pansin ang kanilang kalusugan. Mabigyang sila ng higit na kaalaman ukol sa tamang pagsasaka, dagdag na pagkakakitaan para sa kababaihan, paglilinis ng kapaligiran at pangalaga sa kalikasan. Ipinaliwanag din ang kanilang karapatan bilang mamamayan at ang kanilang responsibilidad sa bayan at pamahalaan. Libreng birth registration sa booth ng Municipal Civil Registrar. May feeding mula sa Municipal Nutritionist. Libreng konsulta. Mga gamot para sa pangunang lunas. Pang-maintenance at vitamins mula sa booth ng Municipal Health Office. Ang booth naman ng Municipal Social Welfare and Development Office ay nabigay ng ID at booklet para sa discount ng mga senior citizens, PWD at solo parents. Namahagi din sila ng mga bigas para sa mga higit na nangangailangan. Ang booth naman ng Municipal Agriculture Office ay naghandog ng libreng mga pananim katulad ng binhi ng mustasa, talong, sili, sitaw at pitsay. May libreng bakuna din sa aso laban sa rabies. May mga organic probiotics na libreng ipinamahagi upang maging malusog ang mga halaman at hindi bumaho ang dumi ng baboy, manok at aso. Ang tanggapan naman ng peso ay nag-alok ng mga trabaho para sa mga nais magkaroon ng hanap buhay kaakibat ang iba't ibang kumpanya. Ang fire department naman ay nagturo ng first aid at kaalaman upang maiwasan ang sunog. Ang mga kapulisan naman ay nagtagubilin para sa peace and order ng barangay. Mga problemang binigyan ng solusyon ni Mayor Almeida. Una, ang kontrobersiya sa paglaganap ng langaw. Dahil sa hindi maiwasang paglaganap ng langaw sa 6 na barangay, personal na binisita ni Mayor Almeida ang poultry kung saan pinaghihinalaan na doon nang gagaling ang mga laksa-laksang langaw na nakapupurwisyo sa kalusugan ng mamamayan ng mga barangay. Agad bumuo si Mayor Almeida ng monitoring team na magsasagawa ng evaluation sa naturang poultry farm. Maayos din na kinapanayam ni Mayor Almeida ang mga mamahayag upang ipaliwanag ang mga bagay-bagay ukol sa nasabing problema na kanyang dinatnan sa unang linggo pa lamang ng kanyang panunungkulan. Sa huli ay nagpasya ang butihing mayor na ipasara pansamantala ang nasabing poultry ayon na din sa rekomendasyon ng monitoring team. Pangalawa, ang dengue outbreak. Dahil sa lumalalang kaso ng dengue sa ilang barangay na nasasakupan ng Victoria, agad siyang naglaan ng pondo para sa fogging upang maibsan ang nasabing problema. Sa panguna ng Local Risk Reduction Management Office, nagsagawa sila ng fogging sa bawat barangay. Pangatlo, pagpapadala ng bangkay sa Mindanao. Isang babae ang pinaghihinalaang namatay sa isang nakakahawang sakit. Ang tinulungan ni Mayor Almeida na maipadala sa Mindanao nang walang ginastos sa pamasahe sa eroplano. Natatangi ang ginawa ng punong bayan dahil personal niyang inasikaso ang pagpapadala ng bangkay sa Mindanao. Kasama ang 4 na miyembro ng pamilya ng namatay, libreng na isakay ang bangkay sa eroplano upang doon mailibing ayon na rin sa kahilingan ng mga kaanak. Pang-apat, pagpapahiram ng sariling sasakyan sa mga mag-aaral. Isang panlalawigang summit ang dinaluhan ng mga mag-aaral. Kinailangan ng mga guro at kabataan ng masasakyan ng humigit kumulang sa 50 kinatawan mula sa bayan ng Victoria. Hindi nag-atubili si Mayor Almeida na ipahiram ang halos lahat ng kanyang sariling sasakyan, makarating lamang ang mga ito sa kanilang destinasyon.
ang mga programa at proyekto ni Mayor Almeida. Pagmamahal sa mga mangingisda, magsasaka at mag-iitik. Balik sigla sa ilog at lawa. Kaakibat ang DENR, Fishery and Agriculture Department, 35,000 similya ng tilapia at 25,000 similya ng bangos ang inihulog sa lawa na nasasakupan sa bayan ng Victoria. Layunin ng programang ito na mapayabong ang ani ng mga mangisda sa bayan ng Victoria. Halos 70% ng kalupaan ng Victoria ay ang mga palayan. Kaya mahalaga kay Mayor Almeida ang matulungan ng mga magsasaka na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Bilang tulong sa mga magsasaka ay namahagi siya ng mga kagamitan para sa pagbugta ng tubigan. Nagbigay din siya ng mga binhi ng palay para sa masaganang ani. Dahil sa marubdob na hangarin ni Mayor Almeida na may salba ang bumabagsak na industriya ng itik sa bayan ng Victoria, isang pagtitipon ang kanyang dinaluhan upang makahikayat ng mga investor na matulungan ang kasalukuyang kalagayan ng nasabing industriya. Nais niyang itanyag ang bayan ng Victoria, Laguna bilang itik capital of the Philippines sa darating na panahon. Alinsunod sa mandato ng Pangulo ng Pilipinas at ng DILZ na tanggalin ang mga sagabal sa kalsada sa loob ng 60 araw, agad na tumalima si Mayor Almeida sa kautosang itinakda. Masakit man sa kanyang kalooban na marami sa kanyang nasasakupan ang maaaring maapektuhan, subalit kailangan niyang sundin ang ipinag-uutos ng nakatataas. Agad niyang ipinatawag ang mga kapitan, bantay bayan at mga kapulisan upang atasan na maipaliwanag sa taong bayan ang isasagawang clearing operation. Bumuo siya ng isang grupo ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan na pinangungunahan ng pambayang inhinyero upang magsagawa ng pagtatanggal ng mga sagabal sa kalsada. Kahit kulang sa pondo at mga kagabitan, hindi nawala ng pag-asa si Mayor Almeida na maisakatuparan ang gawaing ito. Humingi siya ng tulong sa kanyang malalapit na kaibigan na makahiram ng mga heavy equipment at gumastos din siya ng sarili niyang pera para masustinahan ang mga kagastusan sa clearing operation. Fish Landing Building, isa sa mga programa ni Mayor Almeida. Sa panguna ng alkalde, sinagawa ang inauguration ng bagong tayong gusali ng Fish Landing na malapit sa pantalan ng Victoria, Laguna. Ang pagbili ng bagong truck para maghakot ng basura sa bayan ng Victoria, Laguna ay isa sa mahalagang proyekto ni Mayor Almeida. Mga executive orders na ginawa ni Mayor Almeida upang maiayos ang pamahalaan ng Victoria, Laguna. Pinaigting ni Mayor Almeida ang jobs fair sa ilalim ng tanggapan ng peso at 36 na katawa na bigyan ng hanap buhay sa mga lokal na kumpanya at 6 naman ang natanggap sa trabaho sa ibayong dagat. Sa ilalim ng kapangyarihan bilang punong bayan ay 20 pares na mag-asawa ang kanyang ikinasal sa loob ng 100 araw ng kanyang pamamahala.
ang bagong logo ng Administrasyong Almeida. Ang bagong logo ng pagkakakilanlan sa Administrasyong Almeida ay makikita sa kanang bahagi ng bawat dokumento na nagmumula sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ang araw ay sumisimbolo sa isang bagong pag-asa. Ang puso naman na hinati sa kulay asul at pula ay sumisimbolo sa kapayapaan ng isang panunungkulang gumagamit ng puso para sa bayan. Ang tatlong bituin na nakapaloob sa puso ay sumisimbolo sa panuntunan ng isang makadiyos, makabayan at makataong paglilingkod. At ang mga itik at palay sa likod nito ay ang simbolo ng kabuhayan ng mamamayan ng Victoria. Sa kabuuhan, ito ay sumisimbolo sa isang panunungkulang uunahin ang bayan bago ang sarili. Mayor Francisco Almeida, the working mayor of Victoria, Laguna. Bayan muna, bago ang sarili.